10 years ago, gusto ko magkaroon ng sariling business bago ako umag-edad ng 27 years old. 10 years ago, nakilala ko si Kuya Val. Hello, ako si Kuya Val. At binigyan niya ako ng isang tanong. How do you see yourself 10 years from now? Taong 2012 nung sinulat ko yung bagay na yon sa isang perasong papel, magkakaroon ako ng isang maliit, umalaki mang negosyo pag-edad ko ng 27 years old. At habang nagpapahinga ako, bigla ko na lang naisip na meron pala akong isang goal na hindi ko pa nagagawa. Ito ang goal ko 10 years ago, ang magkaroon ng sarili kong negosyo, maliit man o malaki. Meron lamang tayong 20 days para tapusin ang isang produkto. Kailangan natin makapag-isip kung anong klase ng produkto ang ating ibibenta. Kaya pagkatapos ng ilang oras sa pag-iisip kung anong produkto ang pwede nating piliin upang gawing negosyo, kaya ang naisip kong isang produkto na pwede nating gamitin at ibenta, walang iba kundi ang suka. Kaya tinawagan ko yung kakilala ko sa probinsya at siya yung kailangan ko para mangyari ang idea na ito. Kaya binigyan ko siya ng timeline. Sa loob ng 5 araw, kailangan niya ma-finalize lahat ng kailangan gawin para mapunta dito at ma-transport yung produkto na kakailanganin natin. Ngayong nakapag-isip na tayo kung anong produkto ang pwede nating ibenta at nakapag-order na rin tayo ng suka galing Masbate, kailangan naman natin ngayon, una, bote. Kailangan naman natin isang litrong bote na kung saan doon natin ilalagay ang ating suka. Pangalawa, kailangan din natin ng mga ingredients katulad na lamang ng bawang, sili, at iba pa. Pangatlo, para maging maganda ang ating bote, kailangan din natin ng label. Sticker label para magkaroon tayo ng sarili nating brand. Pangapat, syempre, kailangan natin mabenta o maibenta ang ating produkto. Hello guys, good morning sa inyo. Ngayon yung day 1. Kailangan natin matapos to sa loob ng 20 days. Okay, bangun tayo, let's go! Naging pahirapan din sa akin kung paano makakahanap lang ng lalagyan, gaano kalaki at kung saan. Kaya naganap ako through online at nakita ko sa Facebook page, nawagan ko kagad at nag-order agad ako ng 50 bottles. Pupuntahan natin ngayon yung binili kong bote, nasa 50 bottles siya doon sa Bulacan. Sumumotor lang tayo, so wala akong GoPro, hindi ko na siya ma-document, kaya let's go! Okay guys, nakuha na natin yung mga bote ngayon. Inisa na natin, inaantay ko na lang dumating yung suka. Pagkatapos ko linisan yung mga bote, umalis muna ako saglit sa bahay at ito na nga ang nangyari. Na-aksidente ako sa motor, medyo malaki yung damage. Kaya inasikaso ko muna ang aking sarili, magpagaling at ayusin ang mga nasira sa motor. Medyo masakit pa rin siya pag diniinan talaga. At 3 araw na lang, tatapos na yung challenge natin. Hindi ko hayaan na hindi ito matapos. Pupunta ako ngayon ng Balintawak, baka di ko na film. Bibili tayo ng mga kailangan natin na ingredient doon sa Balintawak. Let's go. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating humingi ng payo kung anong mga ingredient ang pwede nating ilagay sa ating suka. Maraming suka na pwedeng pasarapin, pero pang matagalan, bawang at saka sili. Pag ikay gagamit na, saka ka na lang mag-additional ng paminta or sa ano pa ang ilalagay mo. Pagkatapos ko mamili sa Balintawak ng mga kailangang ingredient, di na ako nag-aksaya ng panahon, oras na para gawin at tapusin ang ating challenge. Dahil sa sobrang pagod, minabuti ko muna, ipagpatuloy na lamang bukas ng umaga. Ngayong tapos na tayo sa paglalagay ng bawang, sili at suka sa ating bote, oras naman
para gawin ang ating sticker label. Tinawagan ko yung kaibigan ko, pinuntahan ko mismo sa shop niya, nagpa-print ako ng sticker label para sa bote natin. So yun guys, tapos na yung label ng sticker natin and napaprint ko na, ididikit na lang natin and good to go na to, ibibenta na natin yung product natin. Let's go! Hi guys, nakapagpaprint na tayo. Binago ko yung label. Pangalawa na to actually. Meron ng QR code. Meron ng QR code na kasama dito na nakalagay. Para pag in-scan, andyan na yung contact information ko sa QR code na yan. Pagkatapos ko dikitan ng sticker lahat ng bote, oras na para mag-photoshoot at i-post online ang ating suka. Dahil bukas ang huling araw ng ating challenge. Guys, magpo-photoshoot na tayo. So para may mga bumili, kailangan medyo maayos yung photoshoot natin. Maganda yung presentation pag pinost natin online. Okay? Ito na tayo, proceed na tayo sa costing niya. Yung isang container na suka, umabot siya ng 600. Yung bote, 10 pesos isa, 18 na piraso lang yung nagawa. Although bumili ako ng 50 bottles, 180 yung sa bote. Pero kasama yung gasolina doon, 20 pesos. Estimate lang to guys, ha? Hindi talaga to as in detail. Okay? Bawang, 80 pesos. Tapos siling, 120. Medyo may kamahalan talaga siling ngayon. Nagtotal siya ng 1,000 pesos overall. So, dinivide ko sa 18 bottles, pumapatak na 55.55 pesos ang puhunan. Nakalimutan ko, may sticker pa pala yan. So, nagre-rate ang sticker ng 5 pesos per sticker. Plus, 55.55 plus 5 pesos, sinarado ko na lang siya na 60 pesos. 60 pesos yung puhunan. Pagkatapos ng ating costing at ng ating photoshoot, pinost ko na to online. At para sa kinabukasan, kailangan natin itong ialok sa mga tindahan. Titignan natin kung may bibili o walang bibili. Kailangan may maibenta tayo sa ating suka. Hey guys, punta na tayo. Ito na ang huling araw ng ating challenge kung saan kailangan nating maibenta ang ating suka. Kaya nag-ikot-ikot ako sa mga tindahan kung sino ang gustong bumili ng ating suka. Hey guys, medyo mahihirapan tayo na ito, pero maghanap pa tayo. Let's go. Pero tatlo na yung attempt na inano natin, pero kahit isa, wala, walang ano. Okay po, thank you. Kuba, galing mas bate. At pagkatapos ng ilang minuto na pag-iikot, sa wakas, meron na rin pumayag na isang tindahan na bumili ng ating suka. At pagkatapos ay binalikan ko yung iba at dinala ko sa tindahan. Hindi ko akalain na merong isang tindahan na bibili ng ating produkto. At halos maubos na rin ang tinda nating suka, marami ding bumili sa online through Facebook at mga kaibigan natin.
At nais ko lang magpasalamat sa mga taong bumili ng ating suka. Maraming mga bagay man ang hindi umayon sa mga plano ko sa content na ito, pero nagawa pa rin natin sa loob ng 20 days. Magagawa natin ang mga bagay-bagay sa buhay kapag sinamahan natin ng sipag at tiyaga. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon para patunayan sa ating mga sarili na kaya din nating gawin ang ginagawa ng iba. 10 taon man ang nakalipas, sa loob lamang ng 20 araw, nagawa natin ang mga dapat nating gawin. At natupad ko ang aking goal na magkaroon ng sarili kong business, maliit man o malaki.